Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower? Artista? At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para napabalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami din matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa. Noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Yung kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ten, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayong nag-iisa. Ito rin dyan ay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludatas ka pag nag-usap. Konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwede lang Mag-usap Tayo, Vicky Ozawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat-ingat. I'll see you soon. Bahay, pero working hard ang lola. Ingat-ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo.
na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di tinakadintana, mga hirap na dinaranas. Sa tuwing ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusunda. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na parahan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming maraming salamat. Nawa'y huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming pitinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin. At makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Magandang tanghali. Mienay. Nani mo mienay. Ani Jeremy. Nanda ka wakanay. Amo. Ay, nako po. Diyaw, diyaw, diyaw mo. Magandang tanghali. Hi, EJ Dozo. Magandang tanghali po ako. Ulit. Take two. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako pa si EJ! Oo! Ano yun? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po ang inyong likod. Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Wala nang camera manager. We don't have camera. It's moving. Nangka, ogoy. Korea, sawata ka na. So, sa the day this. Okay, take two. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Vicky Osawa na Mag-usap Tayo. Kasama natin ngayon si Princess EJ na talagang hindi siya pumasok na school.
Nayo. Sabi niya mag-aarubaito raw siya ngayon dito sa live. Sa mag-usap tayo. Hindi ko kasalanan niya na. Anyway, kasalanan. Andito po siya kasi siya ang laging, anata nga itiban siya, Berones, siya ang laging taga-usap, taga-salita. Okay, ngayon po, since na hindi siya pumasok, tanong natin kung anong pakiramdam nang hindi pumasok. Ay, EJ, bakit? Anong naramdaman mo? Ba't di ka pumasok ng school? Eh, wakana. Hindi, meron, di ba? Bakit? Anong pakiramdam? Eh, wakana. Mendok tayo to, kasi yun dyan na. Dyan na, ni? Ewa ka na. Dati, yof ko to ko, Jembo. Ano, bag mo? Nag-prepare ka na ng bag mo, di ba? Lahat, drinks mo. Biglang nang nasa sakyan, ayaw mong pumasok. Wakan na. Nang ka, isi no kukuro ni, kuno ne, Angel to, dame na yatsu ga ite. So ne, Angel wa itsumo mannaka de, konna dekai no, dame na yatsu ga. Demo Angel koko nano. Dakara maika Angel ga makechau desu. Ah, diyan, make na yun ni Dosreb. Ang sabi niya po, sabi ko kasi sa kanya, bakit ka ano, hindi pumasok, di ba? Nung nasa, kasi dala niya na yung gamit niya, lahat in everything, ang tubig niya, dala niya nasa sakyan, kambig na sabi niya, hindi siya papasok. Ngayon, tinanong ko kung bakit, sabi niya, meron daw angel. Angel to, isang angel, tapos? Dame na yato. Yung dame na yato, yung salbahe na, natatalo raw si Angel na huwag pumasok. Dosure ba ino, Gibundewa? Paano dapat mong gawin? Natatalo si Angel. So, tamani, Angel wa katsu no. O, paano nagiging katsu? Eh, kanina talo si Angel. Ano? Ko yun ne, ame toka, kumori toka dato, Angel ka, te, kanashiku naru. Dakara, akuba ga, ba 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 te katsu no. Oo, ganun pala yun. Demo, tenki ga yokatta ra, ha, kyou ga kko, te yo ne, lun lun kibun naru no. Angel ga. あ、そうなの。じゃあ、ま、あの、天気悪い時はエンジェルが負けてる。負けちゃうの。あら。なんか悲しくて、なんか。悲しいなの？なんかエンジェルが元気ないの、雨の日とか。うん。そう、それで負けちゃうの、エンジェルが。Sabi niya, pag maganda raw ang araw, talo, nananalo daw si Angel. Pag umuulan daw, talo si Angel. Diyan, Angel, make na yori do, si Reba Ino. Eh, EJ wa, Angel para...応援してる。あ、パパの鏡も。え、心の中で。イジューが悪いやつを、おい、学校行かせろって怒ってる。あ、怒ってるの？うん。じゃあそれ、これからやるかな？それが負けちゃうんですよ。負けちゃうの？イジューも。イジューも負けちゃうの？イジューも、エンジェルも負けちゃう。エンジェル、だんだん逃げるんじゃない？そう、そう、あのね、悪いやつがね、口悪いの。行かなくていいんだよ、休め休めって。そういう聞こえてるの？そうそう。それでエンジェルをブワーってプッシュしてるの。ほう。それで負けちゃうの、エンジェルが。ああ。かわいそうでしょ？かわいそう。でしょ？じゃあどうすればいいの？パパの gagawin mo？laging talo ang angel mo？ Anong dapat mong gawin？応援する。Paano mo siya i-oen？ Paano mo siya ipagtatanggol？お菓子いっぱい食べる。お菓子いっぱい食べる？そう、幸せなことをやればね、頑張れるの。あ、そうか。そう。あの、さ、Tagalog yun? Paano yun? Anong dapat gawin pag sa Tagalog? Salitang Tagalog? Si Angel? O,幸せにするの。Paano yun sa Tagalog? Pasasayahin ko lagi si Angel. So, そうすると、学校に行ける。Pasasayin niya raw si Angel, kaya lagi mong bibigyan ng pagkain, yung ba sabi mo? So, yung kuto. Ah, bibigyan mo ng pagkain? Ano ba kinakain ni Angel? Ije ga tabete ru mono. Ano-ano? Ije ga suki na mono. Ah, si Angel, yung Angel, kung ano yung gusto mo, pag marami siyang kinain, makete ru na si Waristo. So. Oh, ganun pala yun. Hmm. Ah, itso kara, kailan mo nalaman yan? Eh, 3 年生の時。3年生の時、no. まず、Grade 3、の最初は、本当にお腹が痛くて、休んだの。まさかだったんや、それで、次の週になって、なんかそいつが現れたの。こうやって、意地悪のやつが、わー、これが俺の家みたいな。泣いたもん？違う、心が言ってた。心から言ってた。そう、それで、わー、ここが俺の家だった。それで、休んだの、その日。休んじゃったら、ママ学校行きたくないって。
それでママが言いよって言って、そこからどんどんどんどん意地悪なやつが。ああ、かし nanalo siya。優勝したからね。そう。負けたからね、エンジェルその時から。3年生 その時はエンジェルまだいなかったの。いなかったの、エンジェル。そう。シノラがどん誰いるのこいつ。そういう人なのあれ、男女男。男なのこういう感じで、うん、で、なんか赤い体で、こういう感じ。のやつがここからにいる。Nasa loob ng katawan mo? Mm. Eh? The angel はこういうね、白い感じでこうやってここにこういうのがあって、うん、白くて可愛いドレス着て、うん、パタパタ飛んでる。でも雨の日はでこれ。雨の日ダメ？ダメ。元気ないの。へえ。でもこれからどうするの？ずっと幸せ負けないように。え？だから、うん、イージェとエンジェが幸せなことをするの。一番幸せさっき、サビもカニナインパカエン。うん、そう、食べること。食べること。え、あなたあんまり食べないじゃん。にかのまんぱらかいね。食べてるよ。ドラビキがいないときいっぱい。あ、そう、何食べてるの？学校帰ったらすぐご飯食べてる。ご飯とあと何？え、アイスとかお菓子とか。ああ、それでエンジェルが好きなの？その食べ物。うん、そう。へえ。でも、野菜ないじゃん。野菜、エンジェルも食べられる。だから負けたじゃん。野菜もエンジェル食べられる？そう。だから、あの、このボスは、野菜嫌いなの。そう。ガノン？だから、ああいうのゴレイのサルバヘ？そう。うん。でも、うん。だから、給食の時間はエンジェルがあはふふって飛んでる。ご飯食べるときはどこで野菜？心の中で踊ってる。こうやってパタパタパタ。え、でも野菜食べるときどうするの？悪い人。悪いやつ？うん。ヨモ様。はい、ガニャン。やべだ、やべだ。こうやって。怖いね。でもその。悪いやつが大嫌いな野菜だったら負けちゃう。エンジェルは。あら。強すぎて負けちゃう。あら。それで残しちゃうっていう。でもその心の中入ってるその悪い人と、エンジェルと自分が決めるんじゃない？違うよ。エンジェルとイージェが決めてる。でもその悪い人負けたくないでしょ？その悪い人は一人で戦ってんの。二人に？うん。それで勝ってるんだよ。だからボスってことだよ。え、今日は誰が勝った？え、学校行かなかったから。あら、そのボスはいつまでいるかな？でもね、うん、一番ね、ボスがなるのは月曜日なの。うん、月曜日なの？そのボス来るの？そう、月曜日にほぼボスが勝つの。そう、めんどくせえとか、天気が悪いとか。あ、そういうこと？そう。月曜日か。うん。じゃあ、まとめると、エンジェルは、エンジェルの幸せなことは、うん。ご飯を食べることと、うん。あと、デザートとか食べること。野菜は？もう、食べること。でも、うん、で、嫌いなことは、悪い天気。うん。が嫌い。あと、ボスも嫌い。何それ、ボス？ボス、こいつ。で、そのボスが好きなのは、うん、悪いことをすること。例えば？例えば、休め、休んじゃえ。汚くしちまえ、とか。と、あと、何が好きだったっけ？イジェを休ませること。学校、行かせないこと。そういうこと、ね、が好きやん。あと、YouTube も好き。悪い？誰が好きなの？え、ボス。ボス？うん。そのボスの名前あるの？え、そのボス？名前あるの？名前ボス。ボスか、名前。そう、で、あの、このパタパタン、天使がエンジェル。へぇ。見えるの？見えないの？見える。見えるの？なんか、こう、頭の中で見える。自分の頭の中見える。見えるの。へぇ。夜は来るの？夜は来ない、二人とも寝てるから。
何時に寝る？でも朝起きたらボスがもう起きてる。毎日？うん、だからママが6時半に起こしてもボスが起きてて、うん、まだ寝ちまえって言って何回も寝ちゃうっていう。それで、それでいつの間にか50分っていう。そういうことあるんですか？最低でしょボス。意地悪だよね。そういうことはある？あるよ。頭の中で見えてるもんボス。じゃあそのボス私ファイトしてどうするの？無理だよ。ララビキのさエンジェルとかボスとか入れないからここ。でもファイトできるよ私。入れんの？ララビキの心の中の人入るようにするよ。本当に？うん。イジェのハートクチンクチンクチンクチン誰も入れない。そういうことでもいつまでもそのボスがいるの？いつもいるの。月曜、そういえばあなた月曜日が本当必ず休み。でしょ？そう休み明けだから。じゃあボスは毎回いる。じゃあ月曜日勝毛さんが出るよボスと。大丈夫だよ。ボスと戦うよ勝毛さん。大丈夫だよ。ヘナチョコだから倒れちゃうよ。は？ヘナチョコだから倒れちゃうよ。何ヘナチョコ？ヘナヘナだから。あ悪い。倒れちゃう。なんでそんな強いのそのボス。そうだよ、だってゴリゴリマッチだもん。うん、でもファイトしようよそのボス。負けるよボス。あ、勝つ、ま、勝っちゃうよボス。そんぐらい強いかボス。あなた勝てる？勝てないの。じゃあいつまでもその悪いことばっかりじゃん。だからエンジェルが戦ってる。ピロロロッパンピロロッパンピロロッパン。じゃああなたがたまに一緒に今住んでるけど、たまにいい顔してる悪い顔してる、それがエンジェルとボス。うん、そうなんだ。ウィンウィンウィンウィンウィンウィンしてる。たまにね、あなた顔がすごい可愛い顔してるの。それがエンジェル。あ、そうか。それがわ悪い顔してる時もいきなり。それがボス。そうか、そういうことか。ちょっと怖いねあなたと。そうね、わかんないんだよ。いるもんここに。ここがこうハートがあるでしょ。あるこっちにエンジェルで、こっちにボス。でも今日は真ん中にエンジェルがいて、うん、ここ全部にボスがいた。あ、そう、うん、怖いね。でもロラビッキーだったら勝てるかも。だってボスがウィンウィンウィン行こうとすんじゃん。でもポヨーン、うん、ポヨーンって行っちゃうかもね。あ、そう。だってほらトランポリンじゃん。トランポリン、どんなトランポリン。ほら、ガセムスどの方はこうだ。じゃあそのボスたちがファイトすれば大丈夫で、うん、負けるね。負ける。負ける。だってこのボスはロロとルラビキ大嫌いだから。あ、そう。そう、怖いから。あ、そう。ビビってて。なんで怖いかな。厳しいから。そう、どこが厳しいかな。わかんない。例えば、でもロロは怖い、うん、普通に。なんで？厳しいから。どんな厳しさ？例えばダメ、今日ダメ、おい覚えとか。あ、そう言うんだ、うん、あとはない？怖いからボス負けちゃう。あ、じゃあロロがいいじゃん、ボスとファイトするの。ロロはそこまでじゃないでしょ。そうだけど、ほら、あなたの、あなたのボスが出てきたよ、今。怖い。いきなり動いたよ、携帯。何これ。怖いね、あなた。怖い。本当に。じゃあ、なんで、ドラビキはいないの、ボスとか、エンジェルとか。あ、いるよ、たまに。若い時もいるよ。じゃあ、教えようか。うん。若い時はね、小さい時はあなたの気持ちとほとんど似てるの。どういうことか。もう学校行きたくないから、もともと。学校好きじゃないから。だから、そのボスが一番強いの。学校行かないもん、私ほとんど。いいよ、タガールでいいよ。ちょっとわけわかんないかも。あ、すいませんね。うん、で、kasi yung boss。Ano, sabi mo, di ba ang boss ayaw ka pa punta sa eskwela? Mm. Kaya ako, nung maliit din ako, ganun.
Hindi, ayoko ng school. So, ibig sabihin, yung may boss din na, yung boss na yun ang ano, gumagawa ng paraan para hindi ako pumunta na school, di ba? Para ayawan ko yung school. Yun. Tapos, yung Angel, minsan lang ako pumunta ng school, gusto ko pag meron lang, halimbawa sa Pilipinas kasi, nung panahon ng Lola, yung may tinapay tuwing Biyernes, bibigyan ka tinapay, bibigyan ka ng mga parang ano, gatas, Junior Murairo, no? Kinyobidake. Gusto ko pumunta, gusto ko mag-school every Friday lang kasi may ibibigay ang school na pagkain. Yun. Oo, dahil sa pagkain, kaya ako nag-i-school. Dakara sa... Kuchi ga sumechata. Chikakata ne. Abunakata. You know. Ima no ise janai yo. Boss da yo. Ah, sore boss ka. So. Oo da ne. Wakata, dya sono boss to, sono angel to, nanto ka, tatakaw ka. Ne, nanka, iko to, bakari, kangay reba, sono boss mo, inako na rin yun. Yes. Ije, saki, gohan tabe tayo ne. Ah. Onaka suita. Onaka suita. Itsu? Ima. Dya pina saberu? Iine. Aite na yun. Katte chodai. Nan yen desu ka? 1000 yen desu keda. Ah, iyo. じゃ今後でまた話してね、エンジェルのこと。これから皆さんに挨拶しないといけないから。Okay po, magandang tanghali again and again ang ating little princess na nandito, nagdadadaldal, nagkukwento ng mga istorya ng damdamin niya dahil hindi siya pumasok. For the meantime, For the meantime, nagpapasalamat po ako sa ating mga super friend. Nandiyan si Miss Judy Ann Santos, Direk Dante Brillante, Stella Suarez, Beverly Cayman, at siyempre pa ang ating super, super solid friend, Jacqueline Jose. At ang ating, siyempre, huwag nating kalimutan ang gumawa ng kanta at ang talagang nagbigay ng chance na para magawa ang mag-usap tayo, ang nag-compose, Mr. Benny Saturno, at kinanta po ng beautiful na si Miss Ladin Rojas. At bago tayo pumasok sa mga segment, eto na po ang ating masasabi. Sundan mo ako, ha? Hi. Ito po ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod. Vicky Ozawa. EJ. Vicky EJ Oza. Ka. Ozawa. Sige. Vicky Ozawa. Harapin po. Natin. Ang mga. Problema. Na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan. At lagi nyo pong tatandaan hindi kayo nag-iisa. Naintindihan mo? Daitai wakaru yuteri ini. Gomen, yukuri sugite wakanakatta. Ah, suka. Ito po ang inyong likod, Vicky Ozawa. Lagi nyo pong tatandaan. Ito po ang inyong likod, Vicky. Nakalimutan ko na. Vicky Ozawa, harapin po natin ang ating mga problema na magkasama at lagi nyo po tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Okay, yan po. Pasok naman po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Ito po ang ating bago chapter 6 ng buhay mo, hawak mo. Onegai shimasu. Buhay mo, hawak mo. Yes. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Ozawa. Kung gusto mong magbago ang hindi magandang takbo ng buhay mo, unahin mong baguhin ang pananaw ng iyong pag-iisip. Kung tutulong ka, huwag mong isipin kung paano mapupuno ang laman ng iyong bulsa. Kapag tumulong ka sa kapwa, alamin mo ang katotohanan o ang rason niya sa paglapit sa iyo. Naaawa ka. Gusto mong tulungan pero hindi naman lumalapit sa iyo. Hayaan mo lang pero laging maging bukas ang iyong mga palad kung sakaling kailangan. Huwag magdamot. Alam mo ang sekreto sa isang masayang buhay? Una sa lahat, hindi ka dapat mainis at maghinanakit, kahit ano pa, ngiti na lang. Ibinigay ng Panginoon ang biyayang malaking halaga na inaasam mo.
pahalagahan mo, tipirin mo, pero hindi ito ang sasambahin mo. Kung ang tingin mo sa buhay ay madali at masaya, go lang, magpatuloy ka lang, at ito ay mangyayari basta laging iisipin ang mga positibong bagay. Hingin mo sa Panginoon at darating yan, huwag lang madaliin, basta lagi kang magdarasal at sumunod. Masarap kasama at kabanding ang pamilya, basta hindi nakatutok sa gadget at social media. Kung sino ka man na nagmamahal sa buhay ng may buhay, mabuti yan. Basta huwag mong pakikialaman ang pribadong buhay nila. Anumang sakit ang ginawa ng kapwa-tao, tama, talagang nakakainis. Ngunit tao lang tayo para hindi limutin o hindi magpatawad. Kung may apoy sa puso mo at nararamdaman mo, huminto ka. Dahil kapag pinalaki mo ito, ay baka lalong magbaga at ikaw ang unang manghina. Ang kulay ng ating balat ay iba-iba, kaya kung sino ka man, ano ka man, katayuan mo sa buhay, sana hindi mo isiping ito'y pagkakaiba para mas maliwalas kang mamumuhay at mag-iisip ng ikasasaya araw-araw. Ramdamin mo ang ganda ng umaga, ang sikat ng araw, magpapasalamat sa ating bagong biyaya at isama mo na rin ang pasasalamat kahit umulan man o dumilim pa. Kung gusto mong matuklasan ang masayang buhay sa mahabang panahon, kailangan nating manalangin at magpasalamat. Bilang tao, ating pangunawa at pagmamahal sa kapwa ay laging bitbit kahit nasaan ka pa. Walang magandang tingin sa reklamador. Ang importante ay alamin, gawin, at saka sabihin kung ano ang nararamdaman. Tandaan natin na ang buhay natin ay may hangganan, pero ang pakikipagkapwa-tao ay wala. Kaya kung may galit na nararamdaman, huwag itanim dahil baka magbunga ng sakit. Ilaban mo ang sarili mo sa negatibong pananaw dahil wala't walang magandang idudulot ito. Magpatuloy para sa positibong epekto sa magandang buhay. Walang ibang sagot sa dinadalangin mo tungkol sa iyong pamilya kung mapapalis man ng landas. Kung hindi, ang pananalangin sa Panginoon na tulungan siya papunta sa tamang daan. Hindi ka na bata para hindi mo magawang baguhin ang baluktot na damdamin at pag-uugali. Gising kapatid, bago pa mahuli ang lahat. Huwag mong hintayin na magising sa rehas ng kaparusahan at baka magulat ka na pag gusto mo nang kumawala para magbago ay huli na. Huwag magalit o magsalita ng masama laban sa isang tao kapag nakatalikod. Kapag ito ang nangyari, huminto at sabihin ito ng diretso sa tao. Malay mo, magbago siya dahil ikaw ay nagpakatotoo. Ang maling buhay mo ay hindi maaaring mabago ng kahit sino paman. Kung ikaw sa sarili mo ay hindi pinagsisikapang magbago ang iyong pananaw. Ayan na. Tiyan nyo, nakapost talaga siya sa kanyang commercial. Ano yung commercial mo, Kurenani? Maganda ako. Ayun, maganda siya. Maganda po ako, di ba? Maganda po ako. Kasing ganda ko, mama ko. Oh, but I'm so mommy. Nanday ta?
Mama to ni Teru kara. Mama to ni Teru yo. Diba? Oh. Kamukha mo ba talaga mama mo? Ni Teru yo. Anyway, yan po ang ating bagong buhay mo hawak mo na ginawa na niyo ni Lingkod. Yan po ay 1,000 quotes. Yes. Kiste yo. Minna ni TikTok kuminta ka. Ah, gusto niya pong sabihin. Sabi mo, i-introduce mo yung TikTok mo. Minna mita. Mite kudasai, de sho? Mite kudasai. Meron po siyang TikTok. Ah, sabi niya, panoorin niyo po raw siya sa TikTok dahil marami siyang ginagawang mga vlog niya sa TikTok na live. Ato, kura mo. At saka ito po yung langis ng buhay daw, ini-introduce niya. Yan. Mamaya pa tayo sa commercial. O, commercial ka na? Anyway, gusto niya pong panoorin niyo yung TikTok niya. Anong pangalan ng TikTok mo? Namaywa, TikTok, no? Victoria Osawa. Ah, Victoria Osawa. Ah, sa TikTok ko pala siya. Kasi minsan nawak niya po yung phone ko. Hindi ko alam nag-TikTok siya. Pinopost niya pala sa page ng inyong Lingkod Vicky Osawa. Okay, dyan ang sugiwane. News na, no? Iriro, no? Nihono news to, Pilipino news to, Philippine din, Tachino news to, iriro aron da kedo. Ano ta news wa miteru? Nihon nara. Oo, nihon nara miteru. Asa, okitara, miteru suku. Ja, tateba, nani ga ichibang jibun ga atama na nakayada na, ii na, kore, dochi? Jippu. Jippu, dosta no? Nano news da no? Ano yung balita? Jippu, iro iro. Tateba? Genojin no koto to ka. Oo. 起こった事件とか、ほら、交通事故とか。Anong may naalala ka yung tungkol sa magandang balita? Anong pinakagusto mong balita na napanood mo lately? Ah, gohan da ne. O, tate ba? Sabi mo sa kanila, share mo. Ano, uso になった、ano, hayatta, ninki になった食べ物とかを、じゃーん、こんな感じですとか紹介してる。や時間が好き。シーヌヨン。なんかテレビ、ジップで。ジップ。ジップとか他のニュースの番組でも。ユンジップ何？そのジップは番組？番組。おお。とか目覚ましテレビでも。ああ。流れてるけど、あの人気？シカッシカッなあの。シカッになった食べ物とか。シカッな pagkain。お店とか。シカッな lugar ng ああ。お店とか。服とか、よダメ。バッグとか、バッグとかケアのやつとか。あ、どこさあのフェイスケア、ビューティーケア。それが流れる時間がある。ああ、よう nanonood ka noon。そう大好きそれ。ああ、よう na pinanonood mo。Okay。あと、ジップで、うん。6時54分。6:45 よ、gising ka na。54だ、54。あ、54か。54分になったら、なんか食べる？うん。なんかアナウンサーが、なんかそのね、何県とか、あ、何市とかの、メンバーアナウンサーご飯？うん。を食べるの。あ、タコス。名物とかを食べるの。うん。それが好き。あ、ジップディニョン。ジップ。あ、そう、メルシャン番組なグストラウナ、6時何分？54分。54分。Pinapanood niya raw yun sa umaga. Ang pangalan ay Jeep. Jeep, ne? Jeep. Ah, こうじゃないよ。松本さんも。こうだよ。何？さっきからこうやってってるけどさ、こうだからね。どういう感じ？ジープ。ジップ。これ、ジップ。ハートじゃない、それ。ハートじゃないんだ、丸だ。こうだ。あ、丸か、ジップ。でね、なんかアイドルとかが、ああそうやってね。こうやってなんかあとインタビューするの時間があって、ああそれでアイドルとか芸能人がジップポヨンポヨンとかやるの、ジップバーンってやるって、メロディーがそれが面白いの。へえ、意地悪んじゃなくて？意地悪じゃないよ。おお、それが朝起きたら楽しい？面白い。面白い。じゃあエンジェルは楽しいね。楽しいよ。じゃあボスはダメね。ボスは今つまんなってやってる。ああ、さジップ。で、こういう感じ。うん、わかった。ngayon balita na natin, pasok na tayo sa news, EJ. 早くない？おお。
Ngayon po, pasok na po tayo sa sunod na segment, ang ating mga balibalita sa loob at labas ng Japan. Palabas News! Palabas News! Magandang umaga po, ito si Vicky Osawa, itong ating mga balita at... Minasan, hayo! Magandang umaga po, ito po ang unang balita ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Chinese woman huli sa pagretoke ng ilong na walang license. Ayon sa news na ito, hinuli ng Chiba Police ang isang Chinese woman age 43 years old matapos mapatunayan nagre-retoke ito ng walang legit na doctor license. Anim na babae naging customer niya at niretoke ang ilong subalit ilan sa mga ito ay nagkaroon ng hindi magandang outcome. Pinupost niya sa SNS ang kanyang service at inamin din ito ang charge laban sa kanya. Chinese man, huli sa pananaksak sa kalahi niya. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga police on the spot ang isang lalaking Chinese, Ruyagu Kusai, age 37 years old, matapos nitong saksakin ang kalahi niyang lalaki sa loob ng bus. Ang biktimang lalaki, nasa 20s ang age, Ryuga Kusai din, ay sinaksak nito sa leg at hiniwa sa mukha subalit ligtas naman ito sa kapahamakan. Ang bus ay service nila papunta sa working place ng arubaito nila. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa insidente. Meron daw money trouble sa pagitan ng dalawa na siyang naging cause ng alitan. At yan po ang huling balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po, ito po unang balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Vietnamese na lalaki huli sa pananaksak sa kababayan niya. Ihemi Masakit Town, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Vietnamese na lalaki, age 22 years old trainee. Matapos mapatunayan, sinaksak nito ang lalaking kababayan din niya. Nangyari insidente noong June 24, bandang 7:30 p.m. nang makitang nakahandusay at duguan sa likod ang biktimang lalaking nasa 30s ang age sa isang park koen malapit sa dormitoryo nila. Agad na itinawag ito sa mga pulis na nakakita sa kanya. Agad nila isinugod ito sa ospital. At nailigtas naman ang buhay nito. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang lalaking biktima ay sinaksak ng workmate niya. Kababayan din niya sa dormitoryo at ito ay nagawang makatakbo hanggang sa park. Hinuli nila ang lalaki attempted murder charge. At inamin naman nito ang pananaksak sa kababayan niya. Sinasayasat naman sa ngayon ng mga pulis kung ano ang naging motibo nito sa ginawa niya. Presensya ng Chinese Maritime Militia Vessel sa Bajo de Masinloc, tumaas. Barkong pandigma ng China na bawasan. Sa loob ng isang linggo, tumaas ang bilang ng Chinese Maritime Militia Vessel sa Bajo de Masinloc. Sa datos ng Philippine Navy, mula 11 bilang noong June 11 hanggang June 17, naging 15 ang bilang ng CMMV mula June 18 hanggang June 24. Maalalang noong June 15, ipinatupad ng China ang anti-trespassing rule kung saan kanilang aarestuhin ang mga non-Chinese fishermen na papasok sa bahagi ng karagatan ng China. Samantala, mula sa tatlong barkong pandigma ng China na ipinuweso sa Bajo, noong isang linggo bumaba ng ito sa isa. Sa pangkalatan, kung pagbabasehan ng datos ng Navy, tumaas ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula kasi 121 na bilang noong nakaraang linggo ay bumaba ang tumaas ito ngayon ng 129. 1,500 yen, target na average minimum wage ng labor union. Ayon sa news na ito, isinasagawa na sa ngayon ang usapin sa pagitan ng mga labor union at mga company union upang mapagkasunduan kung magkano itataas na pasweldo simula October 2024. Hiling ng labor union side na itaas ang average minimum wage ng 1,500 yen at gawing pareho ito kahit sa ang prefecture. Sa ngayon, ang average minimum wage ay nasa 1,004 yen at first time na lumagpas ito ng 1,000 yen mark last year lamang. Subalit meron lamang 8 prefecture ang merong more than 1,000 yen na average minimum wages at ito ay nais nilang paramihin. Pinoy, huli sa pagnanakaw ng aircon ng old hotel. Gipo Mitsunami City. Ayon sa news na ito, hinuli ng Gipo Police noong June 19 ang dalawa nating kababayang Pinoy age 20 and 26 years old. Matapos mapatunayan ninakaw nilang air conditioner outdoor unit ng isang old hotel na hindi na nag-ooperate. Kasama din hinuli ang isa pang lalaking Brazilian, age 17 years old, na kasapwat daw nila.
Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na ang tatlong ito ay pinasok ang Hold Hotel noong June 17 ng gabi at ninakaw ang dalawang outdoor unit ng aircon na nakabit. Ito ay nakahalagang mahigit 40 lapad. Ang nasabing Old Hotel ay ninakaw ng mga mahigit 40 aircon outdoor unit at sila ay na-report na din sa mga pulis. Ang tatlo ay namataan ng mga pulis na nagpapatrol noong June 18 ganap 3:20 AM ng madaling araw. Nakita din nila ang dalawang unit ng aircon at sila ay tinanong ng mga pulis at hinuli. Malaki ang possibility na meron din silang kinalaman sa iba pang ninakaw na aircon unit. Ayan po. Ay, EJ Dozo. May sasabihin po siya. Yan po. Yan po ay? Ang ating mga? Mga? Balita. Balita po. Yan po ang ating mga balita na binigay sa atin ng team mag-usap tayo. Si Miss Lovely. Lovely, yes. Yan po ang ating mga balibalita tungkol sa Japan at sa Pilipinas at sa ibang bansa na kung saan-saan may nangyayari sa ating mga kababayan at only sa ating kababayan sa mga iba pang nasyon na nakatira sa Japan. Mga malulungkot na bagay, di ba? Bakit kaya nagagawa? Sila lang nakakaalam nun. Pero sana po alam natin, kaparis nga ng sinabi ni EJ, merong bossing at merong angel. Huwag po tayong sumali sa bossing na alam nating hindi maganda ang ginagawa. Lumaban tayo, diretso pa rin tayo sa magandang gawain dito sa mundo. Dahil tandaan po natin, kung ano yung tinanim mo, yun ang bunga mo. Diba? Wala po dito sa mundo nagsasabi na nagtanim siya ng saging, eh ang bumunga ay bangga. Kung ano po yung tinanim natin, yun po ang bunga mo. Kaya kung ano po ang mga obligasyon natin, diretsyin po natin. Gawin natin, huwag tayong mag-doubt. Sa amin pong mag-usap tayo, team, kami po, yung mga lumalapit sa amin, hindi po kami nagda-doubt. Wala pa kaming doubt, kaya kahit papano po andyan ang aming pagtulong sa inyo. Pero kung alamin po natin, may mga kababayan din tayo, may mga tao din na siyempre, nag-aalala, dahil lalo ngayon sa panahon ito, napakaraming mga manloloko sa SNS. Napakarami, nakakatakot. Kuwa yun eh. Nani ko? Imane, SNS to, Facebook demo, nande mo. Shobai, waro ining nga, shobai steroids to mo, iruno. Dakara, EJ to, onaji de, boss to, angel nga, iruno. Naka boss nga, kekko. Stop. Yes. Tagalog to yun. At Tagalog ko na lang. Totoo, oh, sige po. Kasi sabi niya sa akin, yung Nihongo ko raw, baluktot. Hindi niya raw ako maitindihan, kaya Tagalog na lang. Then yung isa pa siya ganun, itong bossing ko. Bossing kita, ako ang angel, ano? Desyo? Eh, di ba na, mitabing ko angel siya, nga hindi. Nande, siya? Alam, hindi. Taka lang. Angel ba? Moto siri mo na kala. Ah, payatang angel. Yan mo. Ah, malamang yan. Ah, tumataba na rin sila. Sobrang kumain na. Anyway, yan po. Mga kababayan, masasabi ko, tanggalin po natin yung mga negatibong pag-iisip. Tanggalin po natin yung mga bagay-bagay na pagda-doubt sa tao kung sino man po siya. Dahil kaparis po namin, hindi kami nagda-doubt sa mga tao. Inaalam po namin ang dapat pinagagawa nila, pinapaasikaso sa amin at nagtitiwala po kami. Pero para mag-doubt kami, hindi po namin ginagawa yan. Although minsan sila nagpapakita para mag-doubt kami. Pero still, alam po namin, hindi natutulog ang Panginoon. Dahil ang Panginoon lang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Malinis po ang aming konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Ngayon, pasok naman po tayo sa ating mga commercial. Pang. Good morning! Ito po ang ating special offer, Sinangag ng Mani at... Mga problema at suliranin,
sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Good morning! Ito po ang ating special offer, Sinangag ng Mani at... Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan, ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap na! Yan po ang ating commercial at ito po, syempre pa sa commercial, pakikita na po ni Princess EJ ang ating Netflix. Chokay, Ste? Kain natin. Chokay mo muna bago kain. Chokay. Tiyang! Ah, sabi mo. Netflix! Hi. Chokay, Ste? Spicy ninniku fumi no peanuts desu. Kore wa kawa ga nai yatsu desu. Hmm. Habe masyo. Ito pang ating Netflix, i-showcase sa inyo ang Netflix. Ito po yung maanghang. Makikita niyo po minsan nag-may mold pala siya, no? Kasi maanghang siya. Anyway, ito na meron ba tayong hindi maanghang? Ito po. Ito po yung plain hindi. Po. Ito yung ating may balat at ito naman yung walang balat na maanghang na Netflix. Taginit po ngayon, kaya ingat kayo kasi minsan pag nasa may sasakyan siya, iniwan nyo, hindi din po maganda. Make sure na yung mga maanghang o any money na nabili nyo or with us na nabili nyo, huwag nyo pong ilalagay sa mainit. Bawal pong ilagay sa mainit na loob ng bahay o sa sasakyan. Okay po. At syempre, ito rin po ang ating langis ng buhay na nandyan po ang snake. Balat ng ahas sa loob po. Mga sakit-sakit sa alak-alakan po siya. Syempre, kahiyang-hiyang din po yan. Kung halimbawa po, bago kayo gumamit, if I were you, tanong niya muna sa doktor. Pero, it's an oil. We use the olive oil and the virgin coconut oil na magkasama po. Yan po, itigan niyo yung balat niya. Actually, yung snake na balat, nagugulat po ako kasi lumalaki siya, nag-grow siya. Pero ano na siya, dry na po. Okay po, yan ang ating commercial at pasok na po tayo sa ating one-on-one na ipapakita po namin na kung ganong kaganda na ngayon ang ating studio na dating na sunog noong May 18, 2022 at 3 p.m. Panoorin po natin kung anong naging itsura nung after nasunog at pagkatapos masunog, they were coming up for accommodation. Onegai shimasu. Pang! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking mga puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Mag-usap tayo. Mga
problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at dagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludutas kapag nag-usap tayo. Thank you.
Taka. Dodes Taka. Kamusta po? Yan yung ating pagsubok ng Panginoon na nasunog ng 2022, May 18 at 3 p.m. And now... Now! 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 Ready for occupancy na po. Pwede na mag-stay, magpa-book. Mag-PM. So, hotel room. Yes! Yes. Hotel po siya. Accommodation, self-contained. Ang ibig sabihin, pwede kayong magluto rito. Andiyan na lahat ng mga kutsara, tinidor, chopstick, kasirola. Dito na kayo magluluto. May pamalengke naman po dito. Yun ang self-contained. Kompleto po siya ng mga tasa, kung anong kailangan nyo. Yasa. Yasa ito ka ba sa muntik sa mainom? Muntik sa iyo. Usara to ka mo? Usara na aro ka lang. Usara wa aro. Oo, demo jibo na usara, muntik sa mo iyo, stay na lang. Ah, spoon でも。So, yes, of course. Yes, yes, yes. でもそれとかは置いてあるけど、持ってきてもいいってこと。持ってきてもいいの。あ、すごいね。ああ。部屋も見たでしょ？見たよ、めっちゃ綺麗だった。どうだった？みんなおすすめできる？マジでおすすめ。うん。なんか、シャワーがついてる部屋とかもあるから、マジでいい。So, lahat, bawat kwarto po may sarili kayong paliguan, may sariling shower room, may sariling ofuro, no toilet, lahat po. Masensya na po kayo kasi meron po kami until na ginagawa pa rin po ang konting construction na lang. Pero mag-opening na po kami within this month. Within this month po, i-open na natin yan. At yung ibang kwarto, ready naman po. Isa na lang po yung isang family room. Meron po kaming family room kaya sa mga magbabakasyon. Lalo na ngayong Natsu Yasumi. Ready Natsu for Yasumi. Occupancy po kami. Ready na for occupancy. Nandito po, malapit dito ang mga kawa. Malapit din po dito ang mga yama. At malapit na rin po ang fruit picking. At unggoy. At may mga unggoy, yes. Marami po. Pero ang unggoy po, be careful kasi hindi po kami... Ang ano unggoy po? Dami, sorry. Ah, sorry, magigit. Oo. Bali, ang unggoy po kasi dito sa lugar namin, hindi po binibigyan ng pagkain. Kasi pag binigyan nyo sila pagkain, meaning to say, open siyang pumasok dito. Yun lang po. Pero usually, andito po sa harapan ng Riverside Hotel and Studio. Bakit po siya Riverside? Kasi katapat niya po talaga river. River talaga siya. At saka, ang studio, ito pong studio natin. At kung ang mga hobby nyo, mahilig mag-golf, may teacher po tayo nagtuturo ng golf dahil may indoor golf dito, meron pong practice range, meron pong putting range, at maraming golf course dito. Kaya kung ang mga misis naman, mahilig sa onsen, walking distance, 3 minutes walk lang po ang magandang onsen, mga falls, andito rin po, ang kawa, pwede kayong mag-barbecue, marami pong mapupuntahan dito habang nag-i-stay kayo. So, magpa-book na po kayo at i-send po namin sa inyo kung magkano ang presyo for family room, for two person or per person, kung magkano man po. PM lang us po. Yan po ang blessing ng Panginoon sa atin na sinubukan tayo in year 2022. So, minasan, ano guys, you must po. Yes. Ngayon po, andito na tayo. Okay. Ano pang sabi natin? Little... Okay, andito pang Little Princess. Kakanta siya na mag-usap tayo. Eh, kanta na yun? Chot ko to, tati chode. Jakan. Lagyan natin music, gusto mo? Dajabe. Ah, sige. Ay, sabi mo pag ready ka na. Utay na. Dakara, choko to, utay masyo. Diyan, Lulabiki utate mi masyo ka. Diyan, hai, iko. Diyan, Lulabiki utate mi masyo ka. はい、じゃあ、ララビキ歌いましょうか。じゃあ、一緒に歌うね。ちょっと待って、ミュージックに。kailangan samahan natin ang music, di ba? Mag-usap tayo. Okay. Mag-usap. Teka muna, hindi ko pa nakikita. Sasha, utahin na. Akala, ano? Sabi na kayo. Teka, susundan na lang natin. Okay. Okay, susundan po natin ang... Naku, wala, hindi ko makita. Asa na nga ba yun? Ito na yung kanta ni... Ito po yung kanta ni Miss Ledin Ross ng ating team Mag-Usap Tayo. So, dito po sa team Mag-Usap Tayo ang ating team song. Okay, ready na tayo. Yan ang isang sound na marinig nyo. Okay, ready for the music.
Yan po. Hindi namin makagang. Ayaw kumante. Sabi niya kanina kasi yun ang gagawin niya. Arubaito siya ngayon eh. Walang arubaito dahi to. Wala eh. Arubaito dahi na yun. Dati, yakso ko sinay mo. Di arubaito siya na yun. Nga dyan o tate? Diyan na yun. Mga problema. Recognize ko. Okay, mga problema at suliranin. O, oh, sige, tama na nga. Okay, ganyan na po. Anyway, eto na po tayo sa ating tapos na ng one-on-one interview. Ngayon, papasok na tayo sa Chika Talk at Listen and Learn. Ngayon po ang ating ma-share sa inyo sa Listen and Learn. Alamat ng Sampalok. Alam niyo po yung Sampalok, di ba? Sinong mahilig sa Sampalok? Pakinggan po natin kung bakit nagkaroon ng alamat ng Sampalok. Onegai shimasu. Magandang hali po sa inyo lahat, si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito na po ang ating bagong Listen and Learn. Ito po ay tungkol sa Sampalok, ang alamat ng Sampalok. Alam niyo ba kung anong meron? Noong unang panahon ay may isang matandang babae na naninirahan sa tabi ng ilog. Wala siyang ginagawa kundi ang maglinis ng kanyang bakuran at diligan ang kanyang mga pananim. Isang araw, may nanghingi ng kanyang ilang pananim. Ang matanda ay nagalit at pinalayas ang bata. Madamot ang matanda tuwing may pupunta sa kanyang tahanan upang humingi ng tulong, agad niyang pinalalayas ang mga ito. Minsan ay isang diwata ang nagpanggap na isang babaeng madungis. Humingi siya ng makakain. Nagalit ang matanda at pinalayas ang babaeng madungis. Nagalit ang diwata sa ginawa ng madamot na matanda. Dahil sa iyong pagiging labis na nadamot, kahit na marami ka ng pananim na maaaring ibahagi sa iyong kapwa, ikaw ay akin parurusahan. Sa ilang saglit, ang matandang babae naglaho. At ang lugar na dating kinatitirikan ng kanyang bahay ay naging lawa. Sa katagalan ng panahon, ang lawa ay natuyo. At may tumubong isang puno. Ang lahat ng tao na papadaan sa nasabing puno ay napapahinto dahil sa dami ng bungang nakasabit sa mga sanga. Ngunit natatakot silang pumitas dahil hindi nila alam kung maaaring kainin ito. Isang binata ang napadaan at tinangkang kumain ng bunga. Itinapon nito agad. Itinapon nito agad ang nasabing bunga. Pagkatikim. Dahil sa sobrang asim, nasabi ng binata na ang bunga ay katulad ng matandang madamot na dating nakatira sa lugar na iyon. Punong-puno ng bunga ang puno, ngunit sobrang asim naman ang laman. At yan po ang ating Listen and Learn, alamat ng Sampalok. Chika Talk for today. Chika Talk for today. Hearty Mang ilis na clarify statement about donating her kidney. Binigyan linaw ni Heart ang kanyang naging statement nitong linggo, October 22, 2023 sa isang TikTok video. Sa kanyang post, nag-reply si Heart sa isang follower na nasabing hindi rin ito na gets ang part na sinabi umano ni Heart na nabenta niya ang kidney niya.
Paglilinaw ni Hart, biro lamang ito at ginamit na ang sitwasyon upang magbigay na example kung paano siya madalas madinlang o maloko sa kanyang sobrang kabaitan. Nasinabihan daw kasi siya na isang follower na kinangailangan daw ng kidney ng M-root baby root niya, Nasara. Rurok na rurok yung pagkabudol niya emotionally, spiritually, and mentally. Kaya kahit anong hingin sa kanya ay gagawin niya. Tapos sinahabi naman daw ng isang conniving kembot na tutubo naman daw yung kidney niya, uminom lang daw siya ng vitamin B complex. Nagbibiro lang daw siya. Kasi ganun karurok yung belief. Yun daw ang ibigay niya, ibig niyang sabihin, sabi ni Hart. At siya, dumaan sa intense 30-hour labor para sa kanyang baby. Ibinahagi ng first-time mom na si Maha Salvador ang kanyang delivery journey. Sa kanyang Instagram post, ikinuwento ni Maha ang kanyang mga pinagdaanan na intense 30-hour labors, 12 hours without epidural, at 3 hours of pushing isang linggo matapos na ipinanganak si Baby Maria. Ayon kay Maha, matapos siya mahawakan ng 10 minutes si Baby Maria ay bigla nagkaroon ng emergency dahil sa uterine inversion. Tatlong OB-GYN umano ang nandoon para kay Maha, lalo pat marami na walang dugo sa kanya at bumaba rin ang blood pressure nito. Wala na raw siyang lakas na mga oras na iyon kaya nagpatuloy lang ang kanyang pagdarasal. Sa kabilaan niya ng challenging journey na ito, naging successful din ng lahat. Pinasalamatan niya ang kanyang hubby at sinabing everything is worth it sa kanyang baby. At siya Lolit Solis on Alfred Vargas PAMAS Best Actor Award. Hindi ko binili yon. Pinabulaanan ng talent Best manager actor at entertainment columnist na si Lolit Solis ang chismis na lehitimong panalo ang PAMAS Best Actor Award ni Alfred Vargas. Si Alfred ay nanalo ng patas taliwas sa kumakalat na balita na binayaran nila ito. Hindi ko binili yon at hindi ko in-scam. Nanalo siya on his own, sabi ni Nanay Lolit. Mismo si Alfred ay itinanggi rin ang mga naturang aligasyon na tinatawag ang naturang chismis na fake news. Pahayag ni Nanay Lolit sa Instagram kaugnay ng pangsumkit ni Alfred ng Best Actor Award na kung saan kabahagi ni Piolo Pascual na nalaruin ng Best Actor Award. Naging kontrobersyal naman si Alfred Vargas dahil tay sila ni Piolo Pascual. Buti na nga lang at talagang tanggap naman ng marami ang husay ni Alfred Vargas sa pag-arte at tanggap din ng mga kapwa niya artista kaya hindi naging issue iyon pagtay nila ni Piolo Pascual. Rosmar at Random dinikla ng persona non grata sa Palawan. Tuluyan na idinikla ng persona non grata sa buong lalawigin ng Palawan ang mga social media personalities na sina Rosmar Tan, Random Labrador at iba pa nilang kagrupo sa Team Malakas. Sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan, inirekomenda ni First District Board Member Juan Antonio Alvarez ang pagpato ng persona non grata status sa grupo ni Rosmar at Random. Kaugnay ito sa pambabastusin nila sa isang empleyado ng lokal pamahalaan ng Coron sa mismong mayor's office nang magpunta ang mga ito roon para sa isang charity event. Sinugod dinuro at pinagsisigawan ng grupo, particular na si Rendon ang isang tauhan ng munisipyo ng Coron na anire na ninira sa kanila online. Willie emosyonal sa pagbabo sa Wawa Win. Will to win bagong titulo ng show. Masakit sa loob na binitawan na ng Willie Revillame ang dating title ng show na Wawa Win ayon sa reports. Emosyonal na nagsalita si Willie para sa ipaalam sa publiko na ang title ng bagong show niya ay Will to Win na nasa TV na mapapanood. Kinumpirma rin ng host na may offer ang GMA na iringin niya ang kontrata. E dahil nga sa kaibigang Manny Villar, lumipat siya sa network niyang AIATV. Abangan na lang natin ang pagbabalik TV ni Willie at kung taglay pa niya ang karisma sa publiko. At Lisa Soberano at Julia Barreto, in-unfollow si Katrin Bernardo. Inalis na ni Lisa Soberano at Julia Barreto sa kanilang Instagram following list ang kapwa nila actress na si Katrin Bernardo matapos mapansin nila mapanuring netizen. Nangyari ito makalipas ang halos 5 buwan nang inunfollow ni Katrin sina Lisa at Julia sa kasagsada ng hiwalay ni Katrin at nag-longtime boyfriend nitong si Denia Padilla. Halo-halo speculation tuloy ang nagsusulputan na di umano may kinalaman sina Lisa at Julia sa naging dahilan ng pagbabakas ng labing isang taong relasyon ni na Katrin at Denia.
Si Catherine ang unang nag-unfollow kina Lisa at Julia sa hindi pa malamang dahilan. BTS member, Jin, na-discharge na sa military service. Nakompleto na ni BTS Jin ang kanyang 18 months military enlistment. Full force naman ang mga members sa pagsundo sa kanilang yung. Na-free-usap naman ang entertainment Jin sa mga armies na huwag nang pumunta sa military camp. Bagamat hindi na nakapunta ang mga armies, pinakita pa rin ng mga ito ang kanilang suporta kay Jin sa pamamagitan ng paglalagay ng iba't ibang banner sa labas ng kampo. Si Jin ang kauna-unang BTS member na kumpleto ang mandatory military service na nag-enlist noong December 2022. Sarah G. Tinablang isang fast food chain. Ito ang kabibiliban mo kay Sarah Geronimo. She follows what she preaches. Hindi nangit sa kalaman ng mga tagahanga ng top star royalty na nag-iba na ang eating habits nito. Isa na kasi siyang pescatarian, ang singer-actress, kundi isda yung mga gulay na lamang ang komposisyon ng kanyang daily diet. Patanatagay na rin itong tablado kay Sarah ang karne at maliha mga meat o dairy products. Magkahanga-hanga kay Sarah, no amount of talent will make her endorse as a popular food chain. Ang weird na naman ang e-endorse niya ng commercial dahil she doesn't patronize ang the brand herself. Sa puntong ito ng career ni Sarah, may occasion mamili kung anong endorsement na ang gusto niyang tanggapin. Dito na pumapasok na hindi lahat ng bagay ay pera-pera lang. To each, his own lang naman yan and with respect Sarah's tan. At siya ng ating chika talk for today. Ayan Tarang! Po, dadan. Yan po mga chismis-chismis na narinig nyo tungkol sa mga showbiz. Ang galing ni Sarah G, no? Talagang bait niya, no? Actually, si Sarah Geronimo po, may video kami nung nagmamanage ako ng isang restaurant. Sunod pa ipalalabas ko rito. Talaga naman, ang neni-neni niya nung nag-guest po siya sa amin sa isang restaurant dito sa Japan. Ine-edit po namin ang mga video ng mga dating artista ng show dito sa Japan at ipalalabas po naman. Pero si Sarah G talaga mabait siya. Mabait na bata talaga si Sarah Geronimo. Of course, yung mga nagpunta pa ibang mga artista na nung nagmamanage po ako ng Philippine restaurant, mababait lahat sila. Iba talaga ang Pilipino, mabait. Anyway, yung po ang ating mga mabait na ngayon po papasok. May masasabihin ka na ka, Yuko to Arul? Wala po. O wala. Ngayon papasok na tayo sa ating Q&A. Hanapin na natin. Ay, wala. Nandyan. Sa telepono na lang po si Miss Hussein. Bo-volume up po natin ito. Hi, Miss Hussein. Good afternoon. Kamusta na dyan? Hi, Miss Vicky. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes po, eto po. Napaka-init pa rin po. But ngayon daw po, medyo may parating na bagyo. Hala. Pero hindi naman po ito sa ating lugar. Naku, wag. Halaga, ingat po, ingat. Kasi, kala ko hindi na nagbabaha dyan sa lugar nyo. Nagbabaha pa pala? Hindi naman po. Basta, ano lang naman yung... hindi naman po tulad ng dati na pumapasok pa ng bahay. Talagang, ando na po yung baha eh. Sa labas talaga ng kali, binabaha po talaga. Oh, okay. Miss Hussein, hindi ko napahabain. Gusto ko lang i-announce mo yung outreach nga pala sa Fukushima, no? Pwedeng i-announce mo sa kanila. Mga taga Fukushima, hello po. May outreach po, ngayon po ay may mention ni Miss Hussein. Ano tong outreach na to, Miss Hussein, para saan to? Yes, Miss Vicky, bali ang Philippine Embassy po ay meron pong outreach na gaganapin. At ito po ay pamamahalaan ng mga HKFO o Hawakamas Fukushima. Wow. Ito po yung mga Pilipino nating bayan. Okay. Sila po ang magkakanda event na ito. Opo. Bali ito po ay gaganapin para po ito sa mga ano... assistance na gusto natin tulad po ng sa passport po, civil registry, tulad ng mga report of birth, mga report of marriage, notarial, tapos po yung overseas voter registration, at saka po sinasabing MWO services, yung po yung mga contract verification, OEC, OFW pass assistance. Okay. O membership and consultation on labor and welfare concern. Wow. So, balik po yun, Miss Vicky, pamamahalaan po ito ng mga kapwa natin Pilipino. Sa Fukushima po, bali mayroon po sila kung sakali pong interesado
po ang mga kapwa natin. Meron pong mga ano, email address po na pwede pong kontakin. Bawat isa po, meron po. Mm-mm. At isa pa po pala, hindi lang po yun sa Fukushima. Meron din po sa Akita, sa Iwate, sa Tochigi, at sa Hokkaido. Wow. Meron lang po mga certain date kung kailan po ito gaganapin sa mga nasabing lugar. Okay. Dapat pala i-post din natin yan sa Mag-usap Tayo, no? Sa page natin. Yes, Miss Vicky. Yes po, kailangan po maipost to kasi humingi po ng tulong ang embassy na maipalam ito, maipaalam sa mga kababayan natin. Maganda na nangangailangan naman ito. Oh, maganda yan kasi kung halimbawa ang lalayo mo, babiyahe ka pa, mag-aeroplano ka pa, ang laking gastos. Unlike yes, ngayon, talagang bibigyan ng oras ng embahada natin na puntahan ng mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Very good. Yes po. Oh, mm-hmm. Paano sila kukontakt? May email address po na binigay, ayun pang kailangan ma-post natin, mag-email sila, anuman po silang lugar. Kung interesado po sila, mag-email po. Oh, maganda yan. Okay, mga kababayan ko, yan po ang announcement natin. Galing po yan sa Hawak Kamay. Yes po, Fukushima. Hawak Kamay, Fukushima na tinatangguyod po ng grupo ng mga Pilipino rin. At ito po ay galing mismo sa mga taga-embahada. Philippine Embassy na darating sa lugar nyo. Fukushima, Hokkaido, Akita. Yes po, Tochigi. Tochigi. Po. Yan. Ipopost po namin ang kung ano mga information at kung sino po ang inyong makokontak para po sa outreach ng embahada. Kaya mga taga Fukushima, namumroblema ka sa passport, namumroblema ka, nagpapakasal ka, namumroblema ka sa report of birth ng iyong anak, etc., etc. Darating po mismo ang ating mga ginagawa nitong batang katabi ko. Nalilito ako. Teka muna, sumakit ang binti ko. Ayan, kumikilot ang binti ko. Aray, 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 aray. Anyway, yan po. Ang ating masabi, ipopost po namin ito. Abangan nyo po para mas specific pong mababasa nyo kung sino ang kukontakin nyo. At tatawagan nyo, mga taga Fukushima, Akita, Hokkaido, at Tochigi. Iwate. Yan po ang mga lugar na pupunta ng outreach. Ang schedule po ay abangan nyo at ipopost po namin. Pwede rin po kayong kumontak mismo sa grupo ng Humahawak at mismo sa embahada, pwede nyo pong alamin. Okay po, ngayon Miss Susan, pasok na tayo sa mga katanungan. Anong unang katanungan? Yes po, para sa ating unang katanungan, ito po ang kanyang tanong. Yes. At itanong ko lang naman po, paano po ba ang costo din ng bata dito po sa Japan? Sa nanay po ba siya dapat or sa tatay po? Depende yan eh. Ang cost din ng bata depende. Minsan, karamihan ang tinitingnan ng gobyerno ng Japan kung kaya mo talagang i-grow ang iyong anak. Dapat may proper income ka, may tirahan ka. Isa yan sa hanapin nila. Ngayon, pwede naman kayo mag-usap mag-asawa na lang. Kung halimbawa, siyempre, alam mo naman, karami naman na lalaki, hindi naman lahat nalulook after ang anak. Not unless andyan si Bienan. Karamihan po kasi, kaya nilulook after na nandyan si Bienan. Alagaan si Apo. Diba? Pero usually kung nagsasolo yung lalaki, yung asawa, hindi nila madediretso talaga maalagaan yung bata. Pero ang pinakamaganda po niyan, pumasok po kayo, pumunta po kayo sa Hoteras, libre pong consultation niyan for 30 minutes, Hoteras, para po mabigyan kayo ng magandang advice tungkol po sa inyong anak. Pero siyempre, paglalaban mo yan. Hindi mo hayaan mapunta sa kanya yan. Kaya para maipaglaban mo yan, may proper ano ka talaga na kaya mong buhayin ng iyong anak. Papakita mo. Kasi kung halimbang magdidemanda si hubby mo, kailangan na talagang gusto niya kunin yung bata sa'yo, may laban yan sa usgado. Hindi naman basta ibibigay niyan. Lalo na kung maliit pa yung bata, usually sa custody yan ng nanay. Depende po yan sa edad. Punta po kayo sa Hoteras. PM po kayo sa amin para ibigay din po namin mga libreng lawyer dito kung taga saan man po kayo. Kung kami po ang alam namin numero, Saitama. Pero the rest of the place, pwede po kayong pumunta sa mga City Hall at tanong nyo ang Hoteras. Anywhere in Japan po, meron silang Hoteras. Yan po ang aming masasabi. Gambate po, huwag nyo ibigay. Laban lang. Yes, Miss Sam, pangalawa. Yes po. Ma'am, saan po kaya dapat i-report yung mga gumagamit ng FB? Kasi po, pati po towns ko, naghahawak na po nila without my consent.
Anong ibig niya sabihin? Yung FB page niya? Yes po, mga scam to, mga ano, yung ano po ba to, yung mga scammer na nangunguha ng ng account. Alam ko meron naman set up dun sa FB eh. O kaya mag-send ka ng letter ng concern mo sa FB page. Mag-send ka sa kanila, mag-email ka sila about your concern sa iyong page. Na yun nga na notification na para hindi magamit. Bago magamit, magno-notified muna sa iyo. Yun ang alam kong pwedeng mako-control para hindi magamit ng iba. Like me, pag merong magbubukas po ng page namin, magno-notified po sa akin, pumapasok sa akin kung agree ako, kilala ko ba to, hindi. Yun po ang pagkakaalam namin. Siguro po, naka-public yung notification nyo. Kaya, I mean to say, kung halimbawang naka-open siya, talagang kahit sino pa baka makuha yan, i-check nyo po. Patulong po kayo sa mga kabataan ngayon. Alam nila yan. Yan po ang masasabi namin para hindi po makuha yung ano. Pero, alam mo naman, minsan mahirap pa rin eh. Maski gawin mo yun, minsan magagaling talaga yung mga hacker. Pero para sa akin po, for little safety po, para, yun ang ginagawa namin. Inaano po namin bago makuha yung page o para gamitin yun, meron pong notification. Although, hindi pa rin nakokontrol. Minsan nakukuha pa rin po, kapares po minsan sa ticketing. Nagugulat kami, mag-PM sa akin o may tatawag sa akin, ma'am, sa inyo po ba itong page na to? Kasi po may nag-PM sa akin na ino-offeran ako ng ticket, ino-offeran ako ng serbisyo. Manager, ayun, there you are. Okay, yan po ang mga minsan. Kaya ingat lang po, patanong po kayo sa mga kabataan kung paano maseset up na hindi makakagad. Yes, Mrs. Sain, pangatlo. Para po sa ating ikatlong katanungan, meron lang po akong gustong i-inquire sa inyo. Yes. Ang po ng kasama ko sa work, about po sa visa. Mm-hmm. In Japan, pumasok po siya ng Japan 6 years ago. Na engineer. Okay. Pinadala po siya ng company nila ng Pilipinas sa Japan upang makapag-work. Uh-huh. Ang visa niya po ay engineer special skills for humanity. Uh-huh. Nakakuha daw po twice na 3 years na visa. Okay. Kaya lang po, noong nakalimang taon na siya, pinauuwi na po siya ng company niya upang ipagpatuloy ang work niya sa Pinas. Ngunit di po siya umuwi at nag-resign na lang po sa company niya sa Pilipinas. At ipinagpatuloy niya po ang natitirang visa niya. Naghanap ng ibang work at sa kasalukuyan ay nakapasok po siya ngayon sa aming company. Ngayon po, may natitira na lang 6 months visa. Hindi pa makakapag-extend pa siya at ano po kaya ang mga dapat niyang gawin at kailangan. Isa lang po yan, makakuha kayo ng sponsor niyo. Kung engineer po kayo, proper documents na meron kayo as kung anong klaseng engineer, maghanap po kayo ng sponsor para sa inyo. Pwede naman po kanyang kumuha ng ibang sponsor para ma-extend po kayo. Yan po ang pagkakaalam namin. Pero kailangan may release paper po kayo, ha? Dapat may release paper ka dun sa pinapasukan mo dati na nagbigay sa'yo ng visa. Kasi kung wala kang release paper ng immigration, hindi ka rin maano maski may sponsor ka. Humingi po kayo ng release paper na nag-resign kayo dun, and then maghanap po kayo ng sponsor para makapasok, makadiretso nyo ang pagka-engineer nyo rito. Same qualification po rin yan. Yung po ang alam namin. Yes, Mrs. Sain. Para sa ating ika-apat na katanungan, pinadalan po ako ng friend ko na nakatira sa Japan ng divorce paper. Pirmahan ko daw po, baka kasi anytime nawala na daw po ang AIT ko. Ano yun? AIT ko ang asawa ko. Na makasal kami sa City Hall ng Japan, di naman po siya na-process sa embassy ng Japan yung kasal namin. Mula po doon, ako na lang po gumawa ng way mapuntahan AIT ko. Through tourist visa. But then, di niya po ako nabigyan ng spouse visa. Tanong ko po, dapat po pagpirmahan yung divorce paper? Kahit 6 years na po ako hindi nakakapunta sa kanya, ano kong gawin? Wag. Marami daw po mga utang ang IT ko. Salamat po sa sagot. No. If I were you, hindi. Wag mong pirmahan. Kung gusto niya magkapirmahan kayo, papuntahin ka niya rito sa Japan, kumuha ka ng lawyer, magsodan ka ng 30 minutes, sabi mo, kung gusto mong nung IT mo na pirmahan, papuntahin ka niya sa Japan.
Pagkapunta mo sa Japan, that's the time pwede mong ilaban na kasal ka sa kanya na bigyan ka ng, kung gusto mo ha, ng visa dito. And then pag nagka-visa ka rito, and then if you think na talaga hindi kayo bagay sa isa't isa, that's the time pwede ka mag-decide na pumirma. Pero kung sa tingin mo gusto mo pa mag-stay dito, maski hindi ka pirma, walang pwersahan po ang divorce dito. Kung ayaw mong pumirma, wala pong magagawa ang ayte. Walang magagawa ang ayte kung ayaw mong pumirma. At wag mong anuhin din na basta pipirma, kaibigan mo may nag-a-advise sa'yo. For me po ah, although hindi ko po alam kung gano'ng ka-close kayo ng kaibigan mo. If I were you, don't ever sign. Huwag po kayong pumirma. Pwede lang po kayo pumirma at saka bawal po yun na hindi pipirmahan, ano yan, pipirmahan nyo lang yan without any talaga, any consent ng katotohanan sa puso nyo dahil na inanuhan lang kayo ng kaibigan mo. Bawal po yan. Kailangan ikaw mismo talaga nag-decide na pumirma. No? Hindi pwede po yan. If I were you, alamin nyo muna po ang sitwasyon ng inyong hobby rito, ng ite. And then, pumunta kayo rin sa Japan. Ang i-request nyo, papuntahin kayo sa Japan. Kung nakapasok naman kayo ng tourist visa, pumasok kayo, harapin nyo sila. Pumunta po kayo sa free lawyer, 30 minutes, sodan. That's the time. And then, kung ano pong ma-assist namin, mag-PM lang po kayo. But don't ever sign. And don't give any, ano po, mga documents nyo like passport or anything, birth certificate. Kasi po, pag nag-divorce dito, kung di kasama yung ate, kailangan po yung passport. Yan po ang iniingi so far sa mga city hall. I don't know kung lahat ng city hall, but isa lang po, don't sign. Hanggat di ka pinapupunta sa Japan. Okay, yes, Mrs. Seng. Yes, para sa po sa ating huling katanungan, ma'am, tanong ko po sa inyo, uuwi po ako bukas ng Pinas. Pag may alahas po, pa na dala-dala, kukunin po ba nila at kailangan ko pa po bang i-declare at may resibo? Kasi po ang dami kong makalat sa FB na ang mga alahas na daily use ay pinagbabayad ng tax sa Pinas. Ang alam ko po, ang alahas, kung heavy talaga yan, kung talagang super expensive, bago po kayo lumabas ng Japan, i-record nyo na po. Magpapa-register po kayo sa immigration kung ano yung dala nyong alahas. Kasi why? Ang isa po, kung naka-insured kayo papuntang abroad, maganda rin po naka-registered ang ating mga mamahaling bagay na bit-bit. Kasi pag nawala yan, naka-insured ka, pwede nilang, depende po kung magkano yung insurance nyo, hanggang magkano yung insurance nyo. Pwedeng pag nawala yan, pwedeng bayaran na insurance. Isa po yan. And another thing, pag halimbawa ang may record kayo dito sa Japan na that's your personal use. Yun po ang alam ko. Pero pwede pa rin po kayo magtanong, pero yung kalat naman po so far, may mga umuwi naman po so far. Wala naman po akong narinig na nahuli. Siguro yung mga talagang mga sorry for my words, nag-i-smuggling na pagdating sa Pinas, nagbebenta. Dahil kasi, ang gold ng Japan is mura kesa sa Pilipinas. Na-discovery po namin yan na mas mahal sa Pilipinas bumili ng gold ang Japan mura. Why? Kasi mura ang yen nila. Even all the European, dito sila namimili ngayon ng mga branded, dito sila namimili ng gold dahil mura nga. So, hindi naman po siguro. But still, hindi po ako immigration para magsabing 100%. Yung po ang aming masabi, alamin nyo pa rin, pero pinaka-ano po safety, bago kayo lumabas ng Japan sa immigration, meron po doon isang counter na pwede nyo i-report ko ano yung mga dala nyo. Bibigyan po kayo ng resibo na that's your poor personal use. Yan po ang aming alam. Yes, Ms. Seng. Yes. Ms. Vicky, dyan na po natatapos ang ating mga katanungan. Okay. Thank you so much, Mrs. Sene. Gambati ko dasay. We'll see you soon. Hi. Yes po. Thank you, Ms. Thank Vicky. Thank you. Tawagin ko na si Princess EJ. Thank you, Mrs. Sene. Hi, Princess EJ. Ayan po, tawagin na natin si Prince. Oh, talaga. Ayan ang bata. Oh. Tingin ko ito ang papalit sa akin eh. Nahirapan daw siya sa silya. Yung binti niya kasi naka-short siya. Dakara, itay ka ra. Nahihirapan, itay ka ra. Oh, di ba mo nang gamitin? Ah, so. Oh, lababa mo sa ilalim. Oh, hindi makikita sa camera eh. Joke. Anyway, yan po. Yan po si Miss Saint. Miss Saint, thank you so much. At ngayon po, si Miss EJ, bago tayo magpaalam, ano sa masasabi mo today? Dodes ka? Gutom na po ako. Ay, Diyos ko. Gutom na po raw siya. Kakain lang niya kanina. At very good, nagugutom naman siya. Ngayon, pasok na po tayo sa ating codes of the day. Eh? So. The little princess, my daughter.
ゃあミリタルプリンセスなんか言ってください話。え、こんなちょっとなの？いいぜ。タプス、あ、お、長いのかと思った。はい、どうぞ。え、ないよ。ないね。よくないよ、そういうのは。だから早く言って。あ、じゃあいいよ、先そっちで。ツナと一緒でしょ？オッケーオッケーオッケー。サンダリーランポ。Nalilito ako sa batang to. Walang practice, walang lahat. Napaka-normal, napaka-original. Kaya lang nga, kailangan tuturuan mo pa siya on the stage. Okay, ito pang ating coach of the day. Medyo mahaba po siya na ginawa ng inyong lingkod. Pasensya na po. Okay. Ito. Ito po. Ang isang quote, napakahaba po nito, isang parang lesson para sa akin din po. Kahit ano pa ang sabihin nila, basta malinis ka sa puso mo at isip, wala kang dapat ipagbahala. Nagtatrabaho ka, hindi lang rin para sa'yo, kundi para mas makatulong ka sa kapwa mo, makapagbigay ng trabaho. Dahil alam mo ba, nagbuo ka ng kumpanya, hindi lang para sa iyo, para sa community. Dahil pag pagbigay ng work sa kapwa mo, isang achievement na maipapasalamat ng Panginoon. Na maipapasalamat mo sa Panginoon at even ang Panginoon ay natutuwa dahil nagtutulong ka sa kapwa mo. Hindi man nila ikaw maitindihan, hayaan mo lang. Basta sabi nga, huwag kang maging madamot at di marunong magtiwala sa kapwa. Isipin mo ang magtanim ng pag-aalala ay isang kalungkutan bilang tao. Lumayo ka sa ganitong pag-iisip. Isipin mo, bukas, makalawa, hindi natin alam padating na kapalaran. Maniwala ka na hindi natutulog ang Diyos sa bawat magandang gawang may magandang sagot. Yan po ang ating course of the day. Medyo mahaba po siya. Mga kasabihan po sa buhay natin na hindi natin dapat ilayo sa puso natin at sa isip natin. Tandaan po natin, everything in this life is just here. Hindi po natin madadala yan sa tayong mamatay. Dahil pag tayo namatay, you cannot bring anything except your soul. You cannot bring any cash. You cannot bring any property, any big houses, or anything in this world, even your loved ones. The only thing you can live in this world is to do the good work. The good sharing love to each other. Okay, tingnan nyo naman itong... Hindi ako makapag-concentrate, magkasama akong bulilit na maliit. Okay, yan po ating masalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa team mag-usap tayo, Mr. Manager talaga tawag sa kanya. Alam niyo lagi siyang iniyoy. Kaya Genki Naro. Alam niyo, honto, pag may iniyoy ka na amoy, parang may nichi mo, Genki. Demo, saisyo ka ra, say na, tumotete. Iniyoy. Asa ka ra ne, warate. Ne? Don't forget the smile in your face every day. Every day pagkagising, whatever it is, sumaranak demo, it's mo warateru. Don't ako to ate mo warateru. Ne? Hindi natin madadala kahit anong bagay sa mundo. So always, share love, give love, and be honest to yourself and to God. And EJ, Princess, thank you so much for the day. Wait, mate, ori? Dakara, hanashi arun datara dozo. Naides. Naides. Ja, wakarimashita. Arigato gozaimashita. Thank you for your... Ja, saigo, Lulabiki ni interview shite agereyo. Na, iyo. Dari? Interview! はい、どうぞ。まず、好きな食べ物は何ですか？寿司です。何のネタが好きですか？トロ。ウニ。ウニ？ウニ。ウニ、何トロですか？は？トロ？トロとウニが大好き。何トロですか？刺身、魚でしょ？中トロとか大トロとかじゃないの？あ、すいませんでした。中トロです。中トロですか？うちは嫌いです。はい。はい、どうぞ。いつからこういう活動をし始めましたか？5月2017年です。何ですか、5月2017年って。友達からスーパーフード。違いますよね。はい。
何年何月何日でしょう? 5月の15日の2017年。 はい、そうですか。 もしうちルラビキさんが YouTube とか、こういうライブ活動をしてなかったら、今どうなってると思いますか? 普通の奥さんと人を助けてるよ。 じゃあ人を助けたり、このライブを始めて良かったことはありますか? いっぱいあります。 例えばどういうことですか? 人の困ってる人が幸せになってるの。 どういうことでしょうか? 例えば自分が… フィリピン語で大丈夫です。 タガログでいいですか? Ang Nihongo ko kasi mali-mali daw, sabi niya. Kasi, pag nakita, alam mo, maraming tao kasi naghahanap ng way na matulungan sila. Karamihan kasi, mga nalalapitan nila, siyempre, super negosyante, nagbi-business, which is true naman na kailangan, before you do the service, kailangan mo ng, ng bayad muna. Yun ang business talaga. That's really the professional way of business. And with me, ang number one, iniisip ko is matulungan ko siya. To help them first and to be happy. And then after that, just a time, I will ask also some favor so I can be of help for somebody. Not only for me, I'm using that for the sake of my kababayan. For the people who is in need. I will not just use it for myself. I will use it for everybody. Spread the money to everybody. Yes. Oh, oh, oh. ちょっと長いですね。 Are we done? まだですね。 Okay. じゃあ、最近やった楽しいことはありますか? ありますよ。 最近やった楽しいはね、 家族が近くしてる。 以前のことですか? そうですよ。 キュンキュンキュンキュン。 ラブラブラブラブラ。 Yeah. Yes. Pops. はい、どうぞ。もう終わりですか? まだです、あと1個です。 はい、1個です。 じゃあ最後に目標とみんなに言いたいことをお願いします。 みんな言いたい… まず目標を。 目標はね… 何目標? これから頑張りたいこととか… あー、OK。 目標はね、 自分があと5 年? あと5 年頑張って、 自分がもう海外で住みたい。 フィリピンですか? No. アメリカ? No. ヨーロッパ? アウストラリア。 それ言いたかったのに。 すぐ答え言うから。 よくないよ。 はい。 じゃあ、はい。 最後にみんなに一言で。 みんなの一言はね? タガログ大丈夫。 タガログ。 Okay, Mina, ang masasabi ko po is magmahalan tayo, magtiwala sa isa't isa. At huwag kalimutan, manalangin sa Panginoon, ke nahihirapan tayo, ke maganda ang buhay natin, siawasin natin mo, kumadunis natin mo, kanaraso kami sa mani. May nichi arigato, arigato, toiwa na ito, dame. Okay? Ako men kite nakata. Wari desu. Muyute aru kara. Hai. Ja, saigo ne? Mada aru, saigo. Wala na? Dame. Hai. Mo yoru natteru yo. Mada yoru janai, mada 3 janai. Hai, hai. Manager san ga shigoto aru yo. Saikin, nanka, kyonen desu kedo, saikin sa, Lurabiki-san no koto wo, 知ってくれた方が多くなったじゃないですか。はい。で、たまにさ、お店とかに行ったら話しかけられるじゃないですか。はい。嬉しいですか?それとも、とーっても嬉しいですか?とーっても嬉しいです。やっぱりね、知られてることへばってるんじゃなくて、やっぱり自分たち何かあったら困ってる時は、ロラビキさんがいるなと、気持ち伝えてほしい。 それ。伝えてほしい。そう。終わりですか?はい。じゃあ、最後に、最後の最後に、この家のことを教えてください。家のことはね、そろそろ、そう。これからホテルになるんで、民泊を、ホテルになるので、皆さん、泊まりに来てね。わかりな。ピューピューピュー、うー。終わりですね。<笑>
Yan po ating masabi and for my love. Okay na. Thank you so much for the interview, ma'am. Thank you Mina, so much. Kita kure, mita kure tali ka po, ma'am. Moi kai, nani? Bago yon. Ito? Nagekiso? Nagekiso. Yapa minna ni agetaku nai kara, tutte, nageru. Ah, so yu imi nanda, nagekiso? Te? Kachite? Pwe. Agetaku nai kara? Agetaku nai desu yo. Nande? E, ano, moshikashite stoka shiteru hito tsuka? Ah, stoka ga iru kara. Ah, so yu koto. Anyway, thank you so much. Ang galing-galing mong bata ka. Super. Thank you, thank you. Anthony, arigato. Yan po ang ating little princess, EJ. Yung TikTok mo, i-announce mo ba? Mina, mite yo. Nagayin si Mina. Okay, Mr. Honeyjack, okay. So, nag-ako na tagumen. Arigato. Bye-bye, Mina. Mata mite na. Bye-bye. Ah. Mamaya mo na lang turuan yan. Mapapatagal lang. Okay, minasang honto ni arigato gozaimasu for napahabang aming segment. Honto arigato, sana po naging magandang, naging konting lesson para sa ating lahat at gising ng isip at puso. Maraming salamat po and for my last word, may we all live. Ato, boss to angel. Boss and angel, okay. May we all live, follow me. Love you, Brownie. May we all live. Maybe only with love, with love, peace, peace, and harmony. And harmony. Thank you po. Minasan, arigato gozaimasu ta. Yoroshiku onegaishimasu. Mata lainen janai, laishu. Onegaishimasu. Pati ako nalilito. Thank you so much. Thank you, thank you. Arigato gozaimasu. Bye bye. Bye. Laishu mo mite ne. Problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Go back to you go in three now. Yes, no, go back to the center. But then you think you go back to no? Go back to no? Yes. Why? Oh my God. Me, I'm not
아, 저 무슨 생 키워 미드 나요.